talk. It's all I have to give. Real talk, to you, real talk. Real talk. This is what I live for, baby. Prinsipyo ko matibay, di mo ma-i-reverse. Mapapaholy shit to sakin parang biblical verse. Diskarte pa abante, umabanse. Hawak ko ang pusta, wala nang re-rebanse. Hey, what's up? Ako nga pala si Blessed Tong at nandito tayo ngayon sa Real Talk Rappers Talk Show Episode 8. Ayon. At meron tayong guest kasama natin ngayon, si Tol, MC Crane. Yan. What's up, Crane? What's up? Magandang araw. Ayon. Kamusta na ang buhay-buhay mo ngayon, Tol MC Crane? Ano na ba pinagkakabalahan natin ngayon? Ako, kuya, no. Sobrang time management ako eh. Veterano ako sa ganyan eh. So ngayon, from Thursday to Sunday, may gig ako eh. Kaming dalawa ni Crazy Z, may club scene kami. MC kami sa mga club. So meron kami doon sa Skytrax every Thursday hanggang Sunday. And then meron pa akong shop dito sa bahay, yung hobby shop ko, yung bebenta kasi ako ng mga laruan and NBA cards. Uh-huh. And then, yun, yung dalawa yung hassle ko. Tapos, yun nga, nag-shipping pa ako. So, lagari talaga. Time management. Kamusta na ngayon ang buhay-buhay mo bilang rapper? Bilang Donggalo artist ngayon? Siyempre, matagal na tayong Donggalo. I mean, hindi namin expect tong mga nangyari. Hindi namin winish to, kuya. Talagang binigay lang ng Panginoon sa ni Kuya Drew. Alam mo yan, hindi ka naman nangarap ng ganito eh. Hindi mo ginusto to. Hindi mo naisip na magyayari to. Pero binigay ng buong kamay sa'yo. Kaya bonus talaga, bonus. Ang so, sarap. So nasabi mo na matagal na kayo sa Donggalo. Mga anong taon kayo nakapasok sa Donggalo? 2007, kuya. 2007 or 2008. Oo. Kaya nga may tattoo na rin ako eh. Matagal na 'to. Paano kayo nagsimulang pumasok diyan? Paano kayo? Una diyan is yung PDK nung Donggalo Rap Awards 1. Oh, naging sina Crazy G, grupo rin na Crazy G. DRA 1, nakapasok sila sa Donggalo. Tapos, si Kuya lagi kasi sa Pampanga noon. Alam niya, nandun kami sa DRA. Nalalaban kami ng freestyle dapat noon. Kaso yung van namin, wala nang time. Cut off na siya. So, kailangan namin umuwi. So, nung tinawag yung pangalan namin, wala kami. Naalala ni Kuya Drew na nandun kami. Di ba pasok na nga yung PDK. Tapos lagi si Kuya Drew sa Pampanga noon. Sabi ni Kuya, pinapatawag niya yung PDK. Tapos lagi niyang binabanggit yung pangalan namin. Yung dalawang kalbo, sino ngayon? Sabi niya, si MC Crane tsaka si Big D. Yun nga, isa ko tsaka yung namayapang kapatid ko na si Big D. Rest in peace, pare. Lagi niya kami, isama niyo yung dalawa na yan. So, pwede ba mag-front act sa akin yung mga yan? Sabi, opo, sabi ni Crazy G. Tapos, suddenly, ilang beses siguro yung mga 10 na. Lagi kami nag-front act. Biglang binanggit ni Kuya Drew sa... Kasi, alam namin na Donggalo affiliated na kami. Pero hindi namin kumpirmado. Bigla niyang sinabi sa microphone nung nag-event siya dito sa Kabumgabo. Welcome sa pinakabagong rap artist ng Donggalo Records, mga kapatid namin, si MC Crane at si Big D at si Steiner. Tatlo kami nun. Tatlo kami binanggit niya. Inanounce sa tao yun. Oh, man. Hindi namin alam ano re-react namin, kuya. Yun yung naging pinaka-confirmation. Siya mismo ang nagsabi kasi parang binabanggit ni na Crazy Genon kay kuya kung kuya, Donggalo na ba sila? Intayin nyo, sabi ni kuya. Ayun, bigla niyang inannounce sa microphone. Which is hindi namin din expect 'yun. Paano nabuo ang PF Pro? Matagal na ba?
matagal na ba itong group? Matagal na, kuya. Kasi ang nangyari, kumbaga kasi, ang una kasi, ang PF Pro, hindi siya grupo. Siya grupo. So, ang nangyari dyan is yung PF Pro is studio ni Crazy G. Yun yung una. Kasi lagi kami sa Bulacan's Finest noon. Lagi kaming, mayroon kasi kami ibang grupo noon eh. May grupo kami, which is AC Underground. Yung kami yung pinaka nagtayo ng rap industry dito sa buong Pampanga. So, nangyari kasi yun, kwento ko muna, kuya. AC Underground. Yes, kaya namin natayo yun, which is around 2003, 4, 5, 6. Yun yung kasagsagan ng gang-related times, di ba, kuya? Alam mo yan? Oo. Mainit kasi dito noon, which is Bloods, Crips, Bahala, Batos Locos, lahat ng gang dito, kanya-kanyang teritoryo yan. So, marami din palang gang dyan, no? Kuya, sobra. You can step in another neighborhood na mali yung kulay na suot mo. Ah, ganun? Oo. Pag-class ka talagang yeah, dapat. Bawal. Red. Bawal, oo. Pag-class red. Oo, kanya-kanya lugar yan. Eh, yung sa amin, yung blood, lugar ng gimmickan yun. Kaya nahihirapan din itong mga kaaway na, alam mo yan, minsan nag-iiba pa sila ng kulay ng damit, nagbablock na lang para neutral nga naman. Masyado nang mainit. Masyado nang mainit yung sitwasyon. Gumawa ng paraan itong isang tropa, si Metal Boy. Sabi niya, buo tayo na, bubuo ako ng grupo. Kinontak niya yung lahat ng mga OG sa buong Pampanga. So, lahat ng gang dito, kinontak niya nun. Naghanap siya ng mga talent. So, isa ako sa mga nag-represent sa hood ko. Pinarap niya ako, yun. Game, dito ka na. So, yun nangyari yun, ginawa namin para magkaroon ng konting kapayapaan. May konting light na mangyari. So, ginawa namin yun yung gang, yung colors, which is naging patong dito sa Pampanga yun. Yun yung naging umpisa, konting kapayapaan. Konti-onti, naging papayapa na. And then, medyo alam mo na, sa isang grupo, misunderstanding or meron di pagkakaunawaan, kumalas kami. O humiwalay na kami. Eh, lagi kami sa Bulacan's Finest nun. Yung laging may event kasi ang BF Pro nun eh. Sina Paring Amon, no? Sina Paring Nas, sina Palaso, yan. Makikita ko nga, magkakasama kayo sa pictures, no? Oo, yun yung mga parang kapatid namin. Unang naging kaklose namin talaga sa Dunggalo. Lagi kami dun. Eh, si Crazy G tumira dun. Nagtaalan kasi siya dun eh. Nagtaalan siya dun eh. And then, si Crazy G nagsabi niya kay Paring Amon na magtatayo siya ng studio niya. Parang pwede ko bang pangalan na PF Pro? Sunod ko sa pangalan niya. Ayun na. Naging advisor si Crazy G ng BF Pro nun. O naging magkapatid talaga ang BF Pro at PF Pro simula nun. Ayun na. Tapos, nagkaroon na siya ng napasok na tong mga first batch. So, first batch, sina Warren, sina Dogsta, tapos sa second batch, sina Sinyo, sina Mr. X, yan. Tapos nun, meron kasing ayun na yung nangyaring naging grupo na, ang PF Pro. Dumami na kami nun. Pero yung mga, wala kaming inalis or wala kaming tinanggal. Kumbaga, may mga nagsasabi mga rapper na umalis na sila. Which is okay, umalis na kayo. Pero wala kaming tinanggal. Pero yung mga napasok namin nung first batch at second batch, Sila lang. So, wala ba kaming dinadagdag. Kung sino mga kasama namin nung nag-umpisa kami, yun pa rin kami. So napakarami na. Ang dami palang nakapaloob na grupo sa inyo sa PF Pro, no? No, kuya. Kaya, eto, bakit solid ang isang MC Crane sa Dunggalo? Kasi, kuya, bata pa lang ako, pinangarap ko na, kumbaga, like, sa mga OG nun, OG sa hood namin. Bata ako, 6 to 7 years old, pag laki ko, ang ako ko sa inyo, magiging Dunggalo ako. Yan, sina Kuya Sidney, sina Kuya Boy. Yan. Pinangako ko sa kanila yun.
Which is natupad. Natupad. Mm. Which is proud sila sa akin kung ano ang meron sa akin ngayon. Eh sabi, naalala mo nung bata kasi sinabi mo sa amin yun. Sabi sa akin. Ayun na. Ano eh. Kapag napaloob ka sa isang ano, yinakap ka na yung Andrew eh. Mm. Kuya ano, siya mismo magsasabi sa'yo, huwag mo akong bibitawan. Naalala ko yun. Yinakap niya ako unang beses. Huwag na huwag mo akong bibitawan. Napakabait niyang ano, no? Napakabait niya talagang mentor. Talagang... Ano, saka pag minahal ka ni Kuya, ano eh, sobra. Sobra talaga. Hindi ka niya tuturing na member eh. Tuturing ka niya isang kapatid. Kasi wala siyang kapatid na lalaki. Yung turing niya sa amin, kapatid lahat. Walang angak, walang mas below. Yun ang turing niya sa amin. So, anong masasabi mo sa mga bumabato sa kanya ngayon? Ano ba ginawa ni Andrew sa inyo? Diba? Una-una sa lahat, karamihan sa mga yan eh, nag-audition sa Dunggalo dati. Or sumali doon sa mga event ni Kuya. Nung natalo, nagmaasim. Ano ba ginawa ni Andrew sa inyo? Bakit kayo galit? Yun ang tanong ko. Tulad yung mga yan ba? May tinira kami. May tinira yung mga kuya. May sumali. Bakit kayo sumali? Hindi naman kayo. Bakit? Diba? Tapos tinatawag niyo ba cloud chaser yung Dunggalo? Baligtad kayo ang cloud chaser, 'di ba? Kasi kasagsagan ng puka ng dalawa ng yung mga bag, yung mga tong yung dinidis sa Dunggalo. Tapos bigla kayo sumingit. Tinatawag niyo cloud chaser yung Dunggalo. Baligtad eh, 'di ba, kuya? Ayun ang tanong ko, ano ba ang ginawa ng isang Andrew E? Sa inyo. Bakit kayo nag-galit na galit? Diba? Kahit itong kaputukan ng Salbakuta, yung may stupid lab, anong ginawa ng Salbakuta sa inyo? Hindi naman nga kayo kilala ng mga yan. Diba? Ayun lang. Kaya nga na ano nila eh, diba? Yung Salbakuta, napapag-inita nila, napapaanohan nila, napapag-buntungan na nila. Dati pa ako yan, dati pa. Si Sir Andrew, nadadamay na rin sa ano, na wala naman talagang ginagawa. Na dapat na hindi naman talaga dinadamay. Yun ang tanong ko, anong ginawa ng isang Andrew sa inyo? Diba? Oo. Yun lang. Kumbaga parang siyempre pambabastos na rin. Kasi kung nakakaunawa naman talaga sila sa history, hindi nila maiisip yun eh. Hindi nila maiisip. Kasi ano eh, dyan sila namulat, kuya, di ba? O bakit ko nasabi? Kasi bago kami mapasok ng Dunggalo, kuya, linibot ko yung kampo ng mga iba eh. Nagmasid ako. Nagmasid kami. Kami ni Crazy G. Lagi kaming sumasampa sa event nila noon. Yung mga ibang kampo. Tapos ano ang topic? Freestyle battle. Ibisnin yung Dunggalo. Ibisnin yung Salbakuta. Yun ang mga topic. Yun ang mga ano. Sabihin nyo basura yung Dunggalo. Ganun yung topic nila. Ganun. Inano lagi. So, no? Matagal kumbaga. Oo, kaya ganun. Matagal lang tinitira talaga ang Dunggalo. Oo. Pero hindi lang talaga kumikibo ng mga panahon na yun. No? Hindi. Tsaka si Kuya mismo ang nagsabi. Walang, ayan nyo. Isa lang naman umimik kasi Kuya Jyoti lang eh. Di ba? Pero si, yung iba, sinasabi ni Kuya, ayan nyo. Pero nung kami umimik, kami nangihila po ba? Di ba? Kapag sila ayos lang. Kapag sila tumitira sa Dunggalo, noong mga panahon na hindi kami umimik. Di ba? Ngayon, umimik yung Dunggalo, kami yung tinatawag nilang talangka. Which is nga, meron nga kami joke eh. Kami ng mga Dunggalo artist kaya. Nag-post or meron something na against sa kabila or may nagsasalita. Ang lagi naming joke sa isa't isa, ano eh. Nangahata ka na naman pabalik. Nangahata ka na naman pababa. Natatalangka mode ka na naman. Ganun. Parang sinusuno na lang namin sila. Kasi yun ang pilit nilang binabato, which is hindi, wala namang basihan. Diba? Pero bago ka maging Dunggalo, meron ka pa bang iba? Yun na ko eh, yung AC Underground. Kami yun. AC Underground. Kami ni Crazy. So yun ang pinaka-first talaga. Wala pa. Yun ang PF first. Pro nun. Wala pa. Yun ang ano. Ano ang masasabi mo sa mga nangyayaring issue ngayon about dyan sa... Alam mo na, yung nangyayari dyan, banda dyan sa kalugar mo.
Kasi napapag-usapan nyo eh. Natitinig ko yung ano eh. Minsan yung live nyo sa live stream. No? Oo. Oh, yeah. Ano eh. So, nakaplano na yan. Alam ko na yan. Nakaplano na yan. Plano na nila yan eh. May plano na nila yan. Sabi ka ba kung tungkol doon? Ako hindi ako nagulat. Wala akong nagulat sa amin. Actually, walang nagulat sa amin. Una-una sa lahat, alam namin yung kwento ng pagkatao. Oh, alam namin yung kwento ng pagkatao niya. Yung mga dating kasama niya. Uy, ano yun eh? I saved his ass. I saved his ass. Kasi nung ano, no, kahit tanungin mo yung mga tao na yun. Yung event ng Lady Masta. Everybody in that fucking place. Lahat gustong kunin yung ulo niya. Okay nun? Oh, matagal kuya. Na. Matagal na. Matagal na. Kasi kagurupo niya yung mga yun. Tapos bigla niyang tinabla. Out of nowhere. Ngayon, ano, dito sa Pambaga, gaya ng sabi ko, kami ang nag-umpisa ng rap industry dito, di ba? Itong mga tropa, may mga respeto sa amin ni Crazy G. So, naging basihan, kaya hindi niya naging nalang. Kasi kasama ko siya. Kasama namin siya. Nasa tabi ko siya, hindi siya umalis. Kahit alin may yarding bakal, alam mo. Kaya mas... may nakukwento pa rin yung iba na siya na tumawag sa akin sila nito, may offer na ganyan. Kuya, ano, and then, one time, may tinanong sa akin yan, may sinabi sa akin yan. Kuya, sabi niya, may tampo ako sa mga dunggalo. Ano na naman yun, Ton, sabi niya. Kasi hindi nila sinishare yung ano, yung mga kanta ko. May nag-share, kuya. Pero syempre yung iba, meron din silang track eh. Diba? Kailangan mong share. Ito ang tanong ko sa kanya. Ito tanong ko sa iyo, Ton. Ikaw ba? Ni isa sa mga yan, may sinare kang kanta? Tama nga. Eh, di siya makasagot. Ako nga mismo, sabi ko. Kasama mo ko araw-araw. Sinare mo ba yung kanta ko? Diba? Kumbaga wala siyang karapatang magsalita eh. Na ganun. Kinalong ko na siya noon. Sinabi ko pa sa kanya. Ren, huwag ka ganyan mag-isip. Mag-aaway tayo. Dito sinabi ko sa kanya. Mag-aaway tayo. Kasi ano, sabi ko sa kanya, dito sa Dunggalo, bawal ang makipit ang utak. Diba? Ikaw, hindi ka nag-share ng kapatid mo. Naghimutok ba sila? Hindi. Ikaw. Gusto mo lahat? Gusto mo, ikaw lang. Ikaw lang. Gusto mo, ayan, ikaw na. Ikaw lang dapat. Di ba? Hindi naman pwede yun. Tsaka kanya-kanyang movement eh. Kasi, sabi ni Kuya, go, discarte kayo. Gawin nyo yung hilig nyo. Sabi, yung hobby nyo. Kasi sa amin, hobby na lang to eh. Tulad ko sabi ko, may kayod kami. Hindi namin yung sa amin. Yung diba, naka-monetize yung para sa hindi. Naka-monetize yung Dunggalo. Ay, yung PF Pro. Hindi ang mga sahod namin doon, hindi namin kinukuha. Nagawa namin, pinampaparty namin. Nagsuswimming kami. Bibili kami ng mga gamit ng studio. Pero hindi kami yung party-party. Hindi. Walang ganun. Talagang so, inaanan nyo lang. Ginagawa ng pao. Barbecue party tayo rito. Swimming tayo. Ganun. Ganun ang PF Pro. So kami, hindi namin ginatrabaho yan. Hindi namin ginagawa. Kaya may trako eh. Yung just for fun. Kasi yun yung parang sagot ko sa mga nagko-comment na, wala kasi kayong mga racket. Sa kinatra-racket pala eh. Meron akong business, mga ulul. Basag sila, no? Kumbaga kasi, mas maganda na rin na yung about kay, hindi ko na siya babanggitin. Kumbaga yung about, kasi talagang nakikita ko talaga na lagi niyo siyang kasama. Kasi Kumbaga, isa rin kasi ako sa, yung huling nagalit. Kasi, inintindi. Inintindi ko siya. Sige, umalis ka. Hindi mo pinasalamatan ng formal si Kuya. Kasi yung sinasabi ng admin. Ikaw, kuya, may admin ka. No, may admin ka.
Ilalabas ba yung post na hindi mo na-check? Oo naman. Siyempre, sa'yo muna dadaan yun eh. Sa pinaka-main eh. Tama. Kung bakit di ako nag-alis doon. Una ko yung tunawagan niya ako ron, nag-explain siya. So, okay na. Okay na, naiintindihan ko na. Na sabi ko, sige, wala na yun. Naiintindihan kita. Kinabukasan, nakita ko yung patama niya kay Kuya Drew. Doon ako nagalit. Kasi sinabi ko sa kanya eh, huwag mong kakantihin si Kuya kahit anumang gawin mo. Diba? Ayun, doon ako nagalit. Kasi si Basti pa ron. Si Basti ang pinakahuling nagalit sa kanya. Si Basti talaga. Kasi si Basti pilit niya pang ano eh. Pilit niyang sinasalo. Like, nabigla lang daw siya. Ganun. Muna po siya kay Kuya. And then, yun, may mga, nagpalala talaga yung mga, sinabi ko na sa mismo sa kanya eh, nagpalala yung mga nasa paligid niya. Kasi, kahit dati pa lang, biglang may magpo-post sa page nila. Sinusuportahan namin Dunggalo dahil lang kay Yola Subas. Iba na Subas lang, si ano lang yung ano, yung sinusuportahan namin dyan sa kampo na yan. Which is, magugulat ka, di ba? Ewan ko, dami na uutulong ka. Mas maganda nga yan eh. Nanggagaling na sa'yo na mismong kayo ang kasama. Ako kaya ano, hindi ako nagulat kasi matagal ko siyang nakapatan. Ang sabi ni Kuya, hindi kayo bawal mag-perform sa anumang sasakyan yan. Ang sabi ni Kuya, kung gusto nyo mag-perform, sila ang mag-usap regarding sa numbers. Kasi alam ng marami na ano eh, alam mo na, mas inuutakan nila ang talent. Kaya nga maraming OPM din na original na hindi nagpo-perform dyan eh. Kasi walang ano. Yun ang gusto ni Kuya. Yun ang nalalaban ni Kuya. May talent kayo eh. Ang talent deserves talent fee. Yun ang nalalaban ni Kuya. Which is hindi niya maintindihan. Dahil gusto niya, boom! Pangalan, umangat. Kahit na may masagasaan at may kalikuhan. Pinaliwanag ko na sa'yo. Pinaliwanag ko na sa kanya yung kuya. Pinaliwanag ko na sa kanya. Napakagrabe niya. Kumbaga, dapat kaya, sa mga... Marami rin kasi bumubulong sa kanya. Yung mga... Di na ako magsasabi ng pangalan. Maraming bumubulong sa kanya. Sinasabi sa akin. Mga veterano pa. Siya ang nagsasabi sa akin. Kinukwento niya lahat. Ngayon, itatanggi niya sigurado. Kung sakaling sabihin, itatanggi niya. Dahil madadami itong ano eh. Diba? Oo. Napaka ano niyang tao. Magaling siya mag-manipulate. Magaling siya. Yung ano eh. Ang pinaka-word dyan ko yan, magaling siya mag-manipulate. Oo. Kumbaga, ipapakita niya sa tao na, ako, nananahimik ako, mabait ako. Pero, there's something under that, di ba? Under that skin. Kumbaga, nasa sa kanya na yun. Bayaan na lang natin siya. Una kasi yung marami nagsasabi. Kasi bago pa makakasampa ng Dunggalo yan, marami na siyang issue dito sa Pampanga. So marami talagang galit. Maraming galit. Tapos, okay na. So na lang ako, marami pa lang dito sa kanya. Pinabayaan ko kasi no choice na ako, protektado kailangan dahil Dunggalo siya eh. Kailangan ko protektahan, kailangan namin protektahan. Doon sa Dunggalo page namin, biglang may nagpo-post na mga dati niyang napuntaan. Ganyan yan. Umpisa lang yan. Tatablayin din ngayon, tulad ng ginawa sa amin. Yung mga ganun bagay, iba-ibang lugar. So, dati na pala siyang may record, no? Kung nasa Dunggalo, nasa inyo pa lang siya, no? Oo. Yung mga dati niyang pinunta, tapos PPM, kilala ko. Wala yan, kuwe. Mga dati kong tropa yan. Sabi niya. Ayun. Talagang napaka, madami na siyang record. Kahit naman sa amin, nakakarating sa kanya niya. Eh. Nakakarating tungkol sa akin. May nagsasabi. May nagsasabi sa akin. Wala siyang pride sa sarili niya. Tignan mo. Tinira siya ng
yung mga Kenkoy, yung mga Aerody rappers. Ano yung sinong kakulabo niya? Kasi nagagamitan sila eh. Di ba? Mm-hmm. Ginagamit niya yung mga yun. Marunong naman talaga gumawa ng beat. Di ba? Isa. Marunong talaga gumawa ng beat. Ngayon, siyempre, gagamitin niya. Ito naman tong mga to, gagamitin din si Red para, alam mo yun, pambato sa amin. Na, oh, yung dati yung masangga dito. Mga ganun bagay. Mm. Ah, wala. Hindi ko kaya yung ganun. Yung ganun klaseng lulo. Kumbaga, ano eh. Siya kasi parang, ano eh. Parang kinain niya yung sarili niya, ano. Ano. Baga, bira siya ng bira. Bira siya ng bira. Dati, tapos, bigla niyang kinain na meron siyang hidden agenda. Ayun yung sinasabi sa kantang 5:30. No? Sa 5:30, no? Parang sa kanya Pisco. Bagay yun eh. Sa kanya bagay eh. 5:30 na yun. Yung part 2. Ayan. So, sabi nga ni Foots, kung demonyo ka, amoy kita. Sabi nga ni Foots, diba? Pero mas maganda na rin yan at nasa sala at nakikita nyo na kung sino ang solid. Kumbaga, nalalaman nyo na. Siguro naman, sana naman, eh, wag nang siyang masundan pa. Hindi, tsaka ano eh. Pero, nagulat din kasi kami, siyempre, naging dunggalo siyang na-post na. So, wala na kami choice. So, kailangan niya accept. Pero kung tinanong lang kami ni Kuya, kilala nyo ba itong si ano? Siguro, ano, masasabi namin na mahaharangan pa namin. Dahil kilala na namin siya eh. Kilala siya ng mga tropa dito. Saka gawin yun. Huwag ganun. O yan ha. Ngayon, alam nyo na ha, yung mga iba dyan. Na baka kung ano-ano ang isipin nyo na naman at nalalaman nyo na ugali. Si Tol MC, ako kaya, matagal na kasama yan. Ako yan eh. Araw-araw talaga. Kumbaga kasi sa mukha niya, hindi mo nakikita eh, no? Ang bait-bait yan. Hindi talaga. Hindi talaga. Kala mo pare. Hindi talaga. Oh. Yun nga. Hindi talaga. Kahit nga ako eh, ang inasahan ko pa eh, siguro naman dito sa Donggalo, magtitinuto. Yun ang expect ko. Oh. Which is naging worse pa eh. Ganun. Eh ngayon, ano, nagpo-pose siya, di ba? May pose siya lumabas na tungkol about sa case casta. Pinupuri-puri niya naman ngayon. Na dati niyang, araw-araw tinitira, ginawa niya pa ng video, no? Di ba? Ngayon, eh, pinupuri niya na. Baka gusto niya maging XP. Kasi ano nga, hindi, yun nga kuya, pinapakita niya na mabait siya. Pinapakita niya sa tao na mabait siya. Na siguro, ang pinapakita niya, ay yung hindi ko naman talaga ugali yan ang naging kampo ko. Which is hindi, man. Bro, come on, dog. You know the fucking truth, bro. Paano magiging ugali ng kampo niya? Paano magiging ugali ng kampo niya? Sabi nga, makailig daw nga kami mga hatak pa baba. Ano ba? Talangkamod nga daw kami. Kasi ko talagang, di ba, katulad nga ng sinabi ni Drex nung maalala ko nun. Kung kayo nang hihila kayong pababa, eh di dapat lahat tinira na, di ba? Lahat, lahat. Diba? Yung kahit hindi involved. Isko. Yung mga natira pa namin, kuya. Dahil nga, naging aktibo ko sa kalsada, marami akong nasagip din sa kanila. Yung isa, yung naging dahilan kung bakit may beef niya. Meron kasi ano yan eh. Diba, nabalitaan mo naman siguro yun, nagkaroon ng patong sa ulo yan, diba? Siya? Oo, nagkaroon yan. Dahil doon sa sinabi niya na yun, yung tap na. So, lahat ng OG nun, lahat ng OG ng gang dito, nag-uunaan sa kanya. Oo? Oo, nagkapatong sa ulo yan. Sino unang-unang nagpatong sa ulo niya, si Makagago, si Sargon, yung ibang mga OG pa. Ngayon, siyempre, itong mga tropang sa ghetto, kailangan nila ng pera. Diba? Ngayon, dito sa amin, akala kasi nila sa Angeles, red light district. But there's darker side. May dark side kami. Which is yung mga yun, otol, eto. Andito si Yano Siga sa ganitong araw. Nag-uusap sila, siyempre. Nandun ako sa mga GC ng mga OG. Ako may start. Akin itong party na to. Mga ganun bagay. Tol, sabi ko,
baka pwedeng armor ko na yan. Kasi nakakasama ko sa event yan, sabi ko. Kahit ngayon lang, sabi ko. Kasama pa naman si Crazy dito sa event, sabi ko. Baka naman, sa akin muna, sabi ko. Ngayon lang naman, sabi ko. O yun, pinakinggan naman ako. Ayun ba, paano ako mga, paano ko masabi yung pangatang pabay, I will save your fucking heads, bro. Ang dami ko nang nasagik dito. Kumbaga, ikaw ang umano sa kanya eh. Kumbaga, ikaw ang... binok pa namin yan lang, may... Ano? Oh, binok pa niya, kasi kayo dito, sa Angeles, eh, kami ang halos nag-organize ng mga events, ng big events, I mean festivals. Meron kaming, yung buong Oktoberfest, ang grupo namin ang may hawak, ang Team Skytrax. Mm-hmm. So, binok pa namin lahat yan. Lahat ang mga nakatunggalin natin, lahat yun, binok namin. Oh? So, nabook namin yan. Nung wala pang beef. Paano nyo masasabing hinahatak namin? Eh, sinuportahan ko nga. Binigyan ko pa nga ng event. Hindi naman mababad TF na mga yan ang binigay ko. Diba? Na binigay ng grupo namin. Ay, so, sigurado may magbibida dyan. Ako ang nagbook doon. Man, wala kang tira sa grupo namin. Ako ay, ayoko na lang magsalita. Pero, ano, yun ang masasabi ko. Binok namin yung mga yan. Paano nyo masasabing hinahatak namin pa baba? Unless may sinabi silang masama, di ba? Kasi kung nangahatak kayo pa baba, dapat dati pa eh. At lahat. Di ba? At lahat. Kasi kaya lang naman sinasabi, kaya lang naman kayo... Kasi umimik nga kami. Umimik kami. Umimik kami. Saka sila nasanay sila ng ano eh. Nasanay sila ng plastikan eh. Di ba? Eh ngayon, meron ang pumapalag. May pumapalag na eh. Bumalik na talaga yung pumapalag. Totoo yan, kuya. Yung ano, una, makikita mo sa picture, nagbabatian sila. Di ba? Picture pa. Pero pag sila nakatalikod, sila nagtitiran. Tangan lang yun sa inyo. Buang adik. Ayokong kasama yan. Yung mga ganun bagay. Siyempre, nandito tayo sa mga eh. Sa mga hip-hop events at sa club scenes. Eh. Minsan, napupunta sila sa dun. Napupunta sila sa mga club. Eh, nakakausap ko sila. Pero yung mga senaryo eh. Selfie-selfie pa eh, no? Tapos, ang hindi ko sa mga yabang nandating ngayon, nakakayang kasama. Yung mga ganun kasi ba? Tapos, ayan. Oh, idol ko si Kuya Drew. Dati pa. Idol na idol ko na yan. Pero nung bas-bas, yung bas-bas, kuya, alam mo yan, di ba? Oo. Isa sila sa mga nagsalita na asar na asar. Yung about bas-bas na yan, marami na apekto. Oo. Eh. Doon marami nilangit kung sino talaga ang ano eh. Mga may uling na gano'n. Di ba? Tama yun. Shoutout kay DS2. At kay DS1. Sila ang dahilan. Eto. Pwede mo ba kaming kwentuhan yung about sa experience mo sa mga gang? I've been stabbed 7 times, Will. Siya. There's a point pa na may mga gig kami ng grupo. AC Underground nun. Hawak kami noon ni DJ Kiko, man. And then, lahat ng nasa harap ko, puro rival guys. No? Hirap na. O, lahat sila nakapakyo sa akin, kuya. What the hell, my ground? Baga, ayokong ipahiya yung kung saan kami, kung saan ako galing. Yung baka ikahiya ako ng neighborhood ko na, tangin na, napunta ka lang sa mga crowd na ganyan, binaba mo yung panyo mo, naging pa ka ng kulay bigla. Ayoko nang ganun. I mean, ayoko kong ikahiya kung saan ako galing. So, I held my ground. Yun yung mga scenario talaga. Mostly ganun. Kasi halos, sabi ko nga sa'yo, kuya, ang lugar na to, exclusive lang sa mga gang nun. Itong lugar na to, bawal ka pumunta dyan, kung iba ulay mo. Eh, doon sa pinag-ibenta namin, puro rivals. Eh, parang kasi, kaya nun eh, most hated yun sa amin. Parang most hated siya. Parang tunggalo ngayon, most hated. Away ng lahat. Yung gano'n. Kasi halos doon, ando sa side ng kabila.
Tapos, sa side ng kabila, yung mga member nila, tayo na tayo na mga parang junior-junior nila. So, lalo sila lumago. Mga ganun. Kumbaga talaga, parang nangyayari, me against the world. Di ba? Oo, ganun. At saka yung, kumbaga, nag-lilo lang din ako ng konti dahil siyempre sa music. And then, minsan nadadamay na yung family ko eh. Naka-jeep kami, babatoyin. Mag nakita ko, babatoyin ako ng bote o bato. Eh, siyempre, si Hermat. Ganun, mga ganun bagay. Eh, dati wala pa tayong mga kotse-kotse, para commute-commute lang tayo eh. Oo, commute-commute pa, no? Minsan, pag galing ka lang sa event, pagtapos ng event, harangan pa, butang yun eh. Karanasan namin yan. Grabe. Yung dito sa may QC, halos binabaan kami nung sasakyan ng salamin. May binunod si Crazy G na muntik na matay yun eh. Sa freestyle. Si Crazy G muntik na matay yan sa freestyle. Freestyle siya, dinis niya isang tao, sinaksak siya paglabas. Ganun? Yung mismong dinis niya? Yung mismo kapalitan niya sa freestyle mismo? Hindi, hindi. Kumbaga, nakita, kasi ang topic nung konyo eh. Eh, may nakita siyang konyo. Ah, konyo? Kumbaga, yun yung ginawa niyang sample, yung konyo nakita niya. Yun yung nagalit. Oo. Eh, isang ban pala. Sinaksak siya. Maraming niya. Yung dito kasi kuya, kala nila. Yun nga, kala nila red light district. Pero there's a dark side. Lahat naman ng syudad din, there's a dark side. Hindi porket parang paraiso yun, like Boracay, Palawan. Merong dark side eh. Mga ganun. Akala nila dito, puro party lang. dami ko. Nakita ko nung isang gabi, no? Nasa party kayo noon, no? Saan yung party yun? Sa club namin, Skytrax Super Club. Ay, Skytrax. So, lagi kayo may event doon? Oo. Nung normal pa ako eh, every night nandun ako. Nag-ipag-away pa ako sa boss ko para lang magka-day off ako eh. Ngayon, nakiusap ako, boss, permado kami ng biba. Hindi kami pwedeng hindi mo pwede kami ikulong dyan. Sabi ko, sige, alternate kayo ng Crazy G, ito ang gig mo, araw mo, ganito. Sabi niya. Ay, di, boss, sabi ko, di pwede yun. Like what I've said, permado kami. Kailangan meron kaming sabay na day off para makagawa kami ng mga bagay. Like, two or three days na magkasama kami sa studio. Yan. About sa Viva, ano ang pakiramdam mo ngayon na at ina-assign na kayo ngayon sa Viva? Wala naman kayong kontrata, ganyan. Pero ngayon, as in, abot kamay nyo na. Abot na. Kumbaga hindi lang abot. Pinipirma ko na eh. Ano ang nararamdaman ngayon ni MC Crane na nasa actually na kuya, ang pinakamasaya na parte, yung maging masaya yung pamilya mo. Proud na proud sa'yo. Yun ang pinakamasaya sa akin eh. Yakin na like what I've said. Hindi ko naman kasi hindi ko pinangarap na ganito pa yung mabigay sa akin. Kasi makasama lang yung isang Android, masaya na ako kuya eh. Alam mo yun yung Magintong galo ka lang, no? Oo. Yung yakapin ka lang ng isang Android, kamayang ka, tapos kamustahin ka. Out of nowhere, biglang tatawag sa'yo. Crane, kamusta ka na dyan? Okay ba? Picture lang eh. Oo, di ba? Oo. Imagine mo, kuya, sa dami ng Donggalo artist, nung pandemic, lahat kami minessage niya. Binigyan niya kami ng kahit konting pagtawid. Saka makakita ng ganun. Oo. Talaga? Di ba? As in, lahat kayo, ha? Lahat kami. Grabe. Diba? Grabe kapit na tao talaga. Tapos, yun ang din nila matanggap din sa kabila. Wala silang ganun. Wala kang mapapagmalaki. Uy, si ano to, ganun. Wala. Hindi lang siya nagsisilbing kuya sa inyo, kundi parang nagsisilbing ama na siya sa inyo na nakagabay. Oo. Kuya, out of nowhere, tatawagan ka ni kuya. Out of nowhere. Tsaka pag tumawag yan, hindi lang kalahating oras. Dalawang oras kayo mag-uusap. No? Kwento lang siya sa'yo, kakamustahin ka lang niya, gusto nilang malaman kung anong bagay na ginagawa mo. Yung mga ganong bagay, ikaw lang sasakit ang tenga sa kanya. Kaya pagkausap ko si kuya, naka-headphone talaga ako.
para hindi ko nahawakan. At alam ko matagal eh. Matagal. Nung ginawa ko na yung ballpen, sign. Pinirmahan ko. Ang unang-unang, tapos sinend ko sa GC ng pamilya ko yung ano, yung video. Sila ang unang nag-post kaysa sa akin. Mas una sila nag-post. Family mo. Parang ano eh. Proud. Proud na proud. Iba na to, sabi niya. Dati, abi mo lang. Ngayon, binigay sa'yo ng buong kamay niya, Panginoon tsaka ni Andrew E. Diba? Yun ang mas maigit na ano eh, na naging masaya sa akin. Yung naging proud sila. Kasi naging ano ko eh, kuya, naging black sheep talaga ako. Mm-hmm. I mean, I've been so deep. Ang dami ko naging kaso, kuya. Hindi lang civil cases, puro criminal cases. Naging talaga nga ano ako eh. Talagang napapasok ko na rin talaga sa Saudi. Which is hindi ako naging proud. Kasi hindi ako naging proud kasi imagine mo, dami naming gigs na araw-araw. Naubos yung ipon ko, kakasettle ng mga kaso. Oo. Kasi putangin ng hip-hop na yan. Hindi naman biro. Ang laki na rin na naging papel sa'yo ng hip-hop eh. Oo, kuya. Grabe. Mula sa street. Good and bad. Pero mas maraming bad, kuya. Pero as in kahit maraming bad, as in napunta ka sa good. Diba? Hanggang sa eto na. Tsaka ano eh, doon ka mahasa eh. Doon ka mahasa. Ano eh. Pag hindi mo, hindi mo pagdadaanan, hindi ka matututo eh. Parang daanan. Pag hindi mo dinaanan, hindi mo malalaman. Diba? Oo. Yung mga ganun. Kailangan, bilang tao, kailangan. Kailangan dumaan ka sa struggle. Hindi naman lahat puro masaya. Matututo ka sa lungkot eh. Mas titibay ka eh. Diba? Kasi alam mo na ang gagawin mo next time. Wow, man, nangyari ulit sa'yo. Alam mo na ang gagawin mo. Kung paano ka didiscard eh. Ganun. Eto, Tol. Pwede ko ba mahingi ang opinion mo kung ano ang pinagkaiba ng mga rap ngayon sa rap noon? Rap noon, bukod sa raw voice. Ano eh. Kumbaga, like, dati kasi, pag sinabi ng, nagbidis sila, di ba? Kapag nagkakita, hindi naman ano, oy, tol, rap lang yun ha. Tol, kanta lang yun ha. Rap game lang yun. Walang ganun. Lalo na dito sa amin, man, it's not that, bro. Ano eh, kumbaga, talk what you talk, sabi nga, di ba? Kung ano sinasabi mo, kailangan mo parindigan. O, umatigas ka lang. Itong mga rapper kasi na to eh. Itong mga bagong rapper na to. Mapopost sa Facebook. Mapopost. Blah, 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 blah. O, tapos magpopost ulit. O, kung sino gusto sumapak sa akin, yakin nyo may pera kayo ha. Kakademandaan tayo pag inantangin ng mga to. Di ba? Mm-hmm. Oh, tapos etong isa naman. Oh, pero ito pantaba to. Ay kaso yung banda. Tangina nyo. Ewan ko, kuya, ano? Hindi ako panatiko ng ano, yung mga ganong diskarte. Hindi ko trip. Hindi. Huwag dito sa amin, gawin mo yung ganon. Yung magpupunta ka, tapos magpupost. Imagine mo yung ulo mo, ano, parang target range. Yan. Lahat sa'yo, ano, gigil. Hindi pwede dito yan. Amen? Hindi. Hindi pwede. Alam ko ang mga taga rito. Tapos kapag alam nilang boy demanda ka, wala kang magiging kaibigan dito. Tawag sa'yo, snitch. Snitch ka eh. Boy diba? Demanda, sabi niya nga daw sa post niya, no? May i-demanda daw siya. Tingin mo, meron pa pandemanda. Ano eh, tsaka ano nga eh, kahit naman sa ano, kahit hindi naman sarap eh.
kahit ibang trabaho mo. Walk what you talk, bro. Kung ano yung sinasabi mo, panindigan mo. Diba? Kanya ng rap nun, no? Oo. Oh. Pag sinabing, ano, no? Babariling kita. Kailangan pag nakita mo, barilin mo. Mm. No? Ganun eh. Ngayon kasi mga, sa, nasa era sila ng ano eh. Sumunod sila sa era eh. Oo. Kasi hindi, ano eh. Alam mo, kung hindi mo kayang gawin, huwag mo na lang sabihin. Huwag ka na magsalita. Huwag ka na lang mag, panahimik ka na lang. Kami ang mga, tayo ang mga dumaan na sa ganung bagay, kuya, nananahimik tayo eh, di ba? Tayo nga eh, di ba? Nananahimik tayo. Hindi tayo nagsasalita na ganyan-ganyan. Pero, bro, di ba? Eto. Tama na, huwag kayo, just shut the fuck up. Gumawa ka na lang, mag-lobsong ka na lang. Mag-lobsong ka na lang. Para wala na problema. Oo. Oh. Lobsong na lang. Para hindi na siya mabutasan. Mag-lover boy ka na lang. Total yan lang kaya niyong gawin. Kasi kasasabihin niya, alam sa lyrics niya, humagda kayo, gigilitan ko, ang leeg din niyo. Pero pag nakita mo yung sinasabi mo, uy, tol, pasensya na. Rap lang yun. Rap lang tol, ha. Diba? Baduy, eh, diba? Sa guay. Para parang galit na galit ka, no? Pag nakita kita! Mga under naman. Mga under naman sa asawa din. Kaya hindi ka tulad dati ng mga rap noon. Talagang, as in, talaga. Sa tati pa lang, talagang. Pag sinabi nila, sinabi nila. Pag sinabi mo, panindigan mo. Pero sa ako, kuya, nandun na tayo sa, ano, nandun na tayo sa sinasabi nilang evolution. Pero, ako kasi yung, hindi ako panatiko sa, ano, yung mga pala-palabo ay pagkatunog basta walang laman. Mas dun pa rin ako sa may laman. Kasi, ano yun eh, lyricism eh, di ba? Ang gagawin mo, basta ginagawa kasi nila ngayon, basta magkatunog na magkatunog. Yun yung okay na yun. Yun yung basihan nila eh. Yun. Which is hindi ako panatiko. Tapos yung mumble raps, hindi rin ako panatiko dun. Auto-tune. Pwede sa auto-tune na okay lang. Okay lang. Yes, inyo lang. Kasi panahon na eh. Yung sinimulitipate ng sino-sino pa. Pero talagang ano eh, yung walang sense na sinasabi. Hindi ako panatiko sa ganun. Doon pa rin ako sa ano, sa laman. Ano yung masasabi mo about na sinasabi nila na napapag-iwanan na raw ang Donggalo pagdating sa mga rap. Sige sa kuya, kung yan yung style. Tingin nila, yun yung basi. Kung yung basihan nila na walang laman yung lyrics, basta magkatunog. Sige sa kanila na yun. Dito na lang kami. Sa kanila na yun, sige kayo na yung umaandar. Kayo na yung umaandar. Basta yung sa amin, nandito sa laman. Punchlines, diba? Huwag nila ngayon. Di ko rin maintindihan ito pa. Tawag nila doon bars. Panahon natin, tawag doon punchlines, di ba? Ang bars, linya yun, linya. Like 16. Like 16, 16, ano, 8 rhymes. 16 lines. 16 bars, right. 16 bars ang tawag doon. 16 bars, ang tawag nila, bars, bitch. Bro. Hindi ganun. Di ba? Punchline, tatatak, di ba? Tatatak yun, oo, diba? Ako, yun, ang tawag ko doon, punchline. Yung sinasabi at makita mo sa comment, bars. Hindi, para sa akin, hindi ganun yung tamang, ano eh, hindi, yun yung tamang, ano, termino. Tsaka yung, ito pa, wala kayo kasing skills. Ano ba yung rap? Ano ba yung rap, all? Ano ba yung rap? Skills yun, di ba? Ano ba yung definition mo ng skills? Baka ibig nyo sabihin nyo parang konting flavor. Yung skills, rap itself, di ba? Mm-hmm. Poetry, lyricism, yun ang skills. Hindi yung, hindi ka marunong mag-multi, wala kang skills. Tol. Hindi yun ang ibig sabihin. Yun ba definition nila, kuya? Basta may, yung skills sa kanila, yung multi. So yung rap, hindi yun mismo ang skills. Diba? Mm. Yung mga hindi ko maintindihan sa mga panahon ito. Dapat ano eh, isipin nila dapat kanya-kanyang style yan.
Ang rap kasi, tama yung sinabi mo, na kapag pumasok ka, rap, skills na yan. Kaya nakalagay ka na lang ng mga style-style dyan. May mga style-style flows, na lang yan. Flows, di ba? Yung mga flavors na kung ano-ano. Parang ano lang yan eh, parang gin. Ito, gin. Yan ang skill. O, bigyan mo ng grapes, bigyan mo ng one-one, di ba? Bigyan mo ng calamansi, bigyan mo ng sito, di ba? Mga ganun bagay. Pero kung yun yung definition nila, yung basta magkatunog na walang laman, sige, kayo na yung, sa inyo na yan. Dito na lang kami, sa laman. Dito na lang kami. Ayun, sila sa akin. So, ano ang maipapayo mo sa mga gusto pumasok sa industriya ng rap? Ano? Rumespeto ka pa rin sa mga nauna. Kahit ano, walang sino man sa isang bahay na may mga tito-tita, pumasok isang bunso, nagmano yung mga tito. Walang ganun. Kahit kailan, hindi mangyayari yun. Ikaw, kuya, pumasok ka na ba sa bahay ng mga tito mo na hindi ka nagmano? Mm-hmm. Diba? Walang ganun, eh. Huwag mo, porkit, sige, kayo ang matunong ngayon, bubulihin mo itong mga nauna sa'yo. Diba? Wala kang ginagalawan ngayon kung hindi nila ginalaw yan dati. Wala kang linalaro kung hindi nila ginawa yan. Kasi dati nung panahon nila, may nakikipagputong pa sa mga pangista, di ba? Metal pangista. Pinagla, kasi kaya ano eh, isa pa yan sa linaban ni Kuwento. Dati kasi, nung 90s, halos banda, di ba kuya? Ayaw nila sa rap. Kaya yun din na ginawaan nung galo. Pinaglaban niya yung rap. Tagalog rap. Maraming banda doon. Na pakikita mo, pag nakita nila, uy, hip-hop, oh, may tayo ka sa quit. Ganun ka pa, di ba? Luwag na mga, mura yung tela sa inyo, ha? Mga ganung bagay. Kaya yun, umespeto ka lang sa mga nauna sa'yo. Mahalaga yun, eh. Mahalaga yun. Tsaka, alamin mo yung history. Alamin mo yung roots mo. Kahit saan kayo, kahit anong gawin nyo, may, ano eh, bilang Donggalo artist, bilang isang, ano na lang, tagapakinig. Alam mo kung sino ang unang naging kampo dito. At alam mo kung ano nila, ginawa nila. Diba? Sige, ayong ginawa nila. Yung mga pinakikinggan nyo ngayon, bunga yan ng mga tinulungan ni Kuya Tur dati. Diba? Ayoko naman magsalita kung sino-sino. Ang dami yung idol ngayon na bunga, ng mga bunga ni Kuya Drew dati. Ano ang masasabi mong real talk bilang isang Donggalo artist sa lahat ng bumabati ko sa inyo? Kahit anong gawin nyo, kami pa rin. Donggalo pa rin, man. Donggalo pa rin. Dito kami, hindi kami mawawala. Mananahimik kami, pero hindi kami mawawala. Kami lang ang legit na rap label dito sa buong Pilipinas. Kami ang boss yan. Kaya kung alagay nyo kayo, edi kayo lang may alam niyan. Kayo lang. Self-denial kasi kayo eh. Marami kayong, mas marami kayong ngak-ngak. Diba? Self-denial until this day. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin maamin. Si Kuya Drew ang nag-umpisa ng lahat ng mga rap label dito sa Pilipinas. Yun. Facts, bro. Ito kami. So, may mga nais ka bang i-plug, Tol? Siyempre, babatiin ko muna ng Aspire Philippines. Salamat sa support ako. Aspire Philippines and then OG's brand. Galing kay Critch Creations, Team Skytrax, Donggalo Records, Pampanga's Finest, Prime Vapors, sa lahat ng mga sumuporta sa amin.
simula nung ano, una. And then the Boss Brian, si Kuya Drew, si Ate Mai, siyempre, itong Gano Records. Si 4D, and mga Espiritu Family. Tapos, kay Kuya Blessed Tang, yan. Siyempre, naging curious ako noon, yung narinig ko yung ano eh, alam mo na. and then ano. Nakigulo lang ako din eh, wala akong magawa. Naging curious ako noon eh, sino ba tong may clowning-ish na to? punta lamang ko. Alam mo ba sino nagsabi sa akin? Si Utol Drex. Alam talaga, pumasok lang ako. Sabi ko na ako magawa, nagkakagulo sila, makigulo ng tsaka ano? Oh shit, Ben. Mas marami ibabato to sa kabila. Sigurado, sabi ko kasi alam niya eh. And then, yan. Nilang, siyempre ang aking family, Liwanag Family. At ang aking shop, Lighthouse Hobby Shop. Sa mga suki ko na NBA cards enthusiast, maraming salamat sa naging suporta sa lahat ng bumibili ng Marvels and DC toys. Kabangpangan ng NBA cards collectors. And then, 2200 boys, mga tropa sa Subic. And then, Feel the Vibes dito sa Pampanga. Team Skytrax, siyempre. Yun lang, kuya. Ayun. May mga nice ka bang i-plug na paparating na tracks na ilalabas ni MC Crane? Projects? So, ano? Salamat ha, tinambakan nyo ako, mga demonyo kayo. Alright, man. Ano, una is Pen Gaming 2 kasama on Di Lang Kanto. And then sila Dubs. Pangalawa si to? Yung kay X, sa amin ni X ng Manila Music. Pangatlo is yung Pugad 2, ire-record ko bukas yun. Kasama ko sina Kuya Damab doon. Tsaka the rest. Ang dami namin doon. And then, apat is yung kay El Capitan ng Republican. Sinama niya ako doon sa isang track. Tapos, soon yung Yatap music video, yung sa amin na Drex Lira Barubal, directed by Paul Cabrera. Direct Paul! Galing-galing gumawa no ni Direct Paul Cabrera. Ganda ng mga then, music video niya. Tapos yun, yung project sa Viva, lilinisin yun bandang January na kasi lilipad si Kuya para sa mga meeting sa US Tour. Yun, kasama ako sa US Tour. Salamat Kuya, Ate Mai. Wow, malapit na yun. Oo nga, July. Yun. 2022, and then, every Thursday, from Thursday to Sunday, nasa Skytrax kami ni Crazy G. Si Crazy G pala, Wednesday pala. Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Ako, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, yun. And then yung the rest ng day off namin, studio time kami. Mamaya niya, didiretso ako sa studio. Gagawa kami ng something-ish. Kasi, tapos, ayun. Wala. Yun muna. Ayun. Dami ha, putangin na yung mga demonyo ngayon. Dami. Wheezing pieces ni MC Crane. Ayan. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Tol MC Crane, sa pagpapa-unlock sa busy ka pa. Kaming so sana minsan mapagbigyan tayo ni Blessed Tang, di ba? Di ba? Di ba? Meron talaga. Talaga, Sige, kuya, sabi mo yan. Gusto ko kayong maabala. May project ka sa akin. Talaga. Minsan nahihiya kasi ako sa inyong magsalita na sabi ko, pag kisirado ko. Hindi, ako nahihingi sa'yo. Ako nahihingi sa'yo. Ako nahihingi sa'yo. May gagawin tayo. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa interview dito sa Real Talk, Rapper's Talk Show Episode 8. Yo, Tol MC Crane. Ayun. Maraming salamat din, Kuya. Patuloy kayong sumubaybay dito sa channel ng Tunay na Kritiko at sa channel ng PF Pro. Ayan. At pakinggan ang kanilang mga music na ilalabas. Ayan. Pakinggan nyo lang. Maraming salamat, Tol MC Crane, at napagbigyan mo aking pambubulabog sa'yo. Anytime, Kuya. Anytime. Ayan. Pwede ka na magpahinga, Tol.
Thank ano ba? Punta muna ako sa studio. Ah, ako nga pala, no? Hindi pa makakapunta pa sa studio. Marami pa, marami pa. Mag-sale pa ako lang sa shop. Sige, kuya. Maraming salamat, tol. And peace. We are. Maraming salamat. Peace. I should fuck her in the best.